Sa online lang ako nag-open ng account. Safe ba ang OF Bank? Safe ba ang pera natin sa OF Bank account? So yan yung mga kalimitang comment sa ating comment section sa ating mga previous videos about OF Bank. So in this video, i-share ko naman sa inyo yung pagpunta mismo sa Land Bank at pag-deposit ng pera sa ating OF Bank account. So if you're interested, please keep on watching. Hello guys! Welcome sa ating channel! At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click mo na po yung subscribe button and bell notification button para updated ka sa mga next videos na i-upload ko. Thank you! Kabayan, kamusta? Nandito ako ngayon sa tabing dagat. Ayan. Nagpapahangin. So ngayon nga, in this video ay isishare ko sa inyo yung pagpunta mismo sa Land Bank of the Philippines, sa branch ng Land Bank sa Pilipinas, at nag-deposit sa OF Bank account. So shout out po muna tayo. So salamat po to Mr. Rafael Palma. Thank you so much sa pag-share ng iyong experience sa pag-deposit sa ating OF Bank account. So thank you so much. So disclaimer lang po, no, hindi po ito sponsored video. Ito po ay sharing lang po. So sana ay makatulong sa inyo sa mga nagtatanong about OF Bank account. So yung OF Bank account po ay pag-aari ng Land Bank of the Philippines. So sa mga nagtatanong kung legit daw ba ang OF Bank, ay yes po. Tataka sila or parang nag-hesitate silang mag-open ng account kasi nga online lang daw. So sa ngayon po, halos lahat ng mga banko meron na silang mga online banking. So like BPI, Union Bank, PS Bank, Metro Bank, meron yan silang mga mobile application. So ito OF Bank para sa ating mga OFW. So ayun nga, based sa kwento ni Kuya Rafael Palma, so nagpunta siya sa Land Bank, sa mismong Land Bank, sa mismong branch ng Land Bank malapit doon sa kanilang, sa kanyang lugar, and nag-deposit siya. So syempre pagpasok doon, ano, naka-face mask kasi nga nasa pandemic pa tayo, at ano, ingat-ingat na rin, no, sa pagpunta sa branch. Tapos mag-fill up ka doon ng form, yung cash deposit slip yung tawag. So ilalagay ko na lang dyan sa screen yung sample ng picture. Tapos fill upan mo yon. Pag fill up mo, lalagay mo yung date, tapos yung account name at saka account number ng OF Bank. So yung account name at account number, yun yung receiver ng OF Bank account. Tapos lalagay mo kung magkano yung ipapadala mo or yung i-deposit mong pera. For example, 100. Kung ilan yung 100, ilang pieces yon. Kung ilan yung 500 pesos, ilang pieces yung 500 na bills, ganyan. Tapos total mo, ganun. Pero sabihin mo sa teller na OF Bank account yung papadalhan mong pera. Kung ang tanong mo naman ay kung gaano katagal mag-deposit, yan po ay depende sa pila. So kung pupunta ka sa branch mismo ng mga bank, so syempre may pila-pila yan. So depende po kung konti lang yung pila, mas mabilis ka makapag-deposit. At kung maraming pila, syempre hintay ka ng iyong time para ma-deposit mo yung pera kasi nga may pila-pila sila dyan. So ipaprocess po yan ng teller, and take note po na may 50 pesos na charge. So ayun, kapag ka over the counter, meron siyang charge na 50 pesos. Pero pagka online transfer, wala po siyang bayan. Wala po siyang charge. Land Bank to OF Bank or OF Bank to OF Bank, wala pong charge. Pero pag over the counter, ay meron pong 50 pesos. So ayun, handa na lang kayo ng 50 pesos kapag over the counter yung gagawin yung pag-deposit sa OF Bank account. So pwede nyo pong ipatry sa inyong mga kamag-anak sa Pilipinas na magpunta sa Land Bank at mag-deposit sa inyong OF Bank account. So pwede na rin kayo doon magtanong about more about OF Bank account para mas detalye yung makukuha nyong information. So kasi yung iba ayaw mag-open ng account kasi nga daw natatakot na baka hindi tunay or hindi legit yung OF Bank account. So after pong maiparoses ng teller yung iyong deposit, ay ibibigay niya sa iyo yung iyong copy ng or yung iyong resibo na nag-deposit ka ng pera sa OF Bank account. So ganun lang po kadali kung paano mag-deposit over the counter from Land Bank o OF Bank account.